Ngayon po ang ating mensahe ay may pamagat na ang paraan para tanggihan ang iyong sarili. The way to deny yourself. Ito po ay isa sa mga ang 17 o 17th na uri po ng paglilingkod. Our ministry is a ministry to deny ourselves. So bakit kailangan po natin na itanggi ang ating sarili? At kung itatanggi man natin ang ating sarili, paano po natin itanggi ito? Why and how do we deny ourselves? Para maunawaan po natin ito, una basahin po natin ang banal na mga salita sa Biblia na ito po ay nakasulat sa Mark chapter 8 verse 34. Samahan niyo po ako sa pagbasa. At ito po ay mga salita ng ating Panginoong Jesus kung saan sinabi po niya, pagkatapos ay tinawag niya ang mga tao, kasama ang kanyang mga alagad at sinabi, ang sinumang gustong maging alagad ko ay dapat tanggihan ang kanilang sarili at pasanin ang kanilang cross at sumunod sa akin. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross and follow me. Adyo. So maliwanag na sabi po ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na kung sino man ang gustong sumunod sa kanya, ay una sa lahat ay kailangan nilang itanggi o tanggihan ang kanilang sarili at pasanin ang kanilang cross at sumunod sa kanya. So bakit sinabi po ito ng ating Panginoong Jesus? At para po maintindihan natin, ano po ang mga paraan para tanggihan o paano po natin itanggi ang ating sarili? Una, sabi po, sa tuwing magsisimula ka, isipin na ikaw, isipin na hindi ikaw kundi ang Diyos ang gumagawa nito. Whenever you begin, think that not you but God is the one who does it. Kaya nga, pag mayroon tayong ginagawa, sabi ni Reverend Yuhan Lee, huwag mong isipin na ikaw ang gumagawa, kundi ang Diyos ang gumagawa para sa iyo. At sa paraan na ito, kailan mong itanggi ang iyong sarili upang sa ganoon ay ang Diyos ay bababa at tutulungan kanya at mamagitan sa iyong mga gawain. Adyo. That's why, brothers and sisters, anuman ang ating ginagawa, hindi mo ito ginagawa para sa iyo, kundi ito ay para sa ating makalangit na magulang. That's why everything we do, na anuman ang ginagawa natin, we always have to start with God. Adyo, kaya lahat ng iyong ginagawa, simulan lagi ito para sa ating Diyos. Kaya nga tayo pag nagbibilang, di po ba? Saan tayo nag-start pag tayo ay nagbibilang, di ba? Number one. Yung ibang mga schools o ibang country, ang kanilang unang number is 0. 0, 1, 2. Sa atin naman, 1, 2. No? So, una sa ating makalangit na magulang, una sa lahat, ay itanggihan ang iyong sarili. You have to deny yourself. At pagkatapos, imbitahan, anyayahan ng ating makalangit na magulang para gawin ang trabaho at ito ay gagawin niya ang lahat. Adyo. Dahil dito, magkakaroon tayo ng karanasan sa pagbabago ng ating buhay. So magkaroon to ng life-changing experience pag ito po ay ginawa po natin. Tuloy po natin. At sabi po, kung nabubuhay ka ng may paninindigan sa sarili, ikaw ay maging napakayabang. Ang isa sa mga pinakamalaking problema ng nagkasala na tao ay ang sariling kayabangan. Sa katunayan, hindi maaring angkinin muna ng mga tao ang kanilang sarili, anumang sandali. Dapat tayo mamuhay ng 100% ayon sa kalooban ng Diyos. So if you live with self-assertiveness, you become very arrogant. One of the biggest problems of fallen men is self-arrogance. In fact, humans cannot claim themselves first at any moment. We must live 100% according to God's will. Adyo. Kaya nga,
sa sina Adan at Eva, alam naman po natin, no, kung bakit sila nagkasala, ay dahil iginiit nila ang kanilang sariling opinyon. Hindi nila binigyan ng pagpapahalaga ang opinyon ng ating makalangit na magulang. Tinanggihan nila ang mga salita ng ating makalangit na magulang, kung saan sinabi ng ating makalangit na magulang ay huwag yung kainin, dahil kung kakainin nyo, kayo ay mamatay. Pero si Adan at Eva, mas pinili pa nila ang mga salita ni Satanas na ito ay kainin ninyo. Kaya hindi nila kailangan, no? Hindi nila kailangan nilang maintindihan ang ating mga salita ng ating makalangit na magulang. Hindi nila itinanggi ang kanilang sarili, no? Hindi nila tinanggi ang kanilang sarili, hindi nila naalala o hindi sila naging seryoso sa mga salita ng ating makalangit na magulang. Kaya, anong sabi ulit ng ating Ama na nasa langit? Kung kakainin nyo, kayo ay mamamatay. Sigurado na, kayo ay mamamatay. Kaya, that's why brothers and sisters, ano po ang resulta ng pagkakasala ni Adan at Eva? No? Ang naging resulta, ang kanilang buhay ay naging miserable. No? Ang kanilang buhay ay nagiging malungkot. Kaya nga sabi ni Father Moon, ang mga taong arugante o mayabang, hindi madali para sa kanila upang itanggi ang kanilang sarili. Ito ay dahil sa kanilang makalumang konsepto na matagal na nila nakagawian. Kaya ito ay dahilan kung bakit ang ating makalangit na magulang ay hindi pwede makialam sa atin. Because in the first place, God is a God of goodness. Siya is mabuting Diyos. Hindi siya makikialam kung gumawa tayo ng masama. Adyo. Pangalawa, anumang gawin mo, ang pagganyak ay dapat magmula sa Diyos at sa kanyang kalooban. So whatever you do, the motivation must originate from God and His will. Kaya kailangan po nating suriin palagi kung saan nanggaling ang ating pagganyak, yung ating motivation. Galing ba ang ating motivation sa akin o ito ay galing sa ating makalangit na magulang? Kaya we always have to check. No? Palagi po natin suriin po ito. Palaging itanong sa iyong original na isipan. We always have to consult with our original mind. Na masaya ba tayo sa ginagawa natin, na ito ba'y para sa Diyos o ito ay para sa kaligayahan po lamang? That's why everything we always have to check with the motivation, no? Napakahalaga kung ano ba ang ating pagganyak, ano ba ang ating motivation. Kaya sabi po, kapag ang pagganyak ay mula sa langit at nagsusumikap ka ng hindi ka ng hindi sumusuko, ang langit ang mananagot. When the motivation is from heaven and you strive forward without giving up, heaven will take responsibility. Adyo. Kaya pagkatapos, ikaw ay magtatagumpay. No? Kapag ang iyong pagganyak, yung motivation ay para sa ating makalangit na magulang, magpatuloy sa mga hamon o mga pagsubok, pagkatapos, ang ating makalangit na magulang ay magiging responsable sa iyo. Adyo. Kaya nga, una sa lahat is first, always have to check your motivation. Ito ba'y para sa Diyos o ito ay para sa akin? That's why everything starts from the motivation. Kaya napakahalaga po na simulan po natin kung ang iyong pagganyak ay para sa ating makalangit na magulang, ikaw ay magiging successful. Magtatagumpay ka. Pero kung ang iyong simulain, ang pagganyak mo ay makasarili, sigurado na ikaw ay hindi magtatagumpay. Mabibigo ka lamang. That's why we always have to check our motivation. Adyo? Pangatlo, huwag kalimutan na ikaw ay nabuhay ayon sa pagganyak ng Diyos. Never forget that you came into existence according to God's motivation. Kaya laging isipin ng position po natin, no? Katulad ng sinabi po natin, tayo ay parang mga putik. We are the clay. At sino ang Diyos? Ang Diyos ang magpapalayo. He is the potter. Kaya nga, we cannot say kung ano yung gusto natin, anong opinion natin, because we belong to God.
No, tayo yung putik. Kung anumang hugis na gustong gawin sa atin ng ating maker, no, kung ang gumagawa sa atin, wala tayong magagawa. We cannot insist ourselves. Kaya nga, sabi ni Reverend Yuan Lee, no, ang pananampalataya ay itinuturing ng iyong sarili ay minamay-ari ng ating makalangit na magulang. Life of faith is you treat yourself as God's belonging. No, hindi tayo ang nagmamay-ari sa atin, kundi ang ating makalangit na magulang. Kaya ang buong pagkataon natin, ang iyong mga braso, ang iyong binti, ang iyong bibig, ang pera mo, no, ang lahat na mayroon ka, no, tratuhin ang lahat na ito ay minamay-ari ng ating makalangit na magulang. Kaya pag trinato mo ang lahat bilang mga minamay-ari ng makalangit na magulang, hindi ka magkakasala because you believe na ang iyong sarili, ang iyong buhay ay hiram mo lang. Hiram lang, hindi mo minamay-ari. That's why very careful ka. Kung meron kang hiniram, di ba iniingatan mo, iniingatan ko natin para sa ganun, ay pagdating ng panahon ay ito ay ibabalik mo sa tunay na nagmamay-ari, at least buo pa rin siya. Kaya nga ituring ang ating sarili na hindi ang tayo ang nagmamay-ari, kundi tayo ay minamay-ari ng ating makalangit na magulang. Nadyo? Tratuin ang lahat bilang mga minamay-ari ng ating makalangit na magulang. Kaya pag nakakita po tayo ng mga bata, halimbawa, ituring na sila po ay mga anak ng ating makalangit na magulang. Palakihin sila bilang mga anak ng ating makalangit na magulang. That's why, in the same manner, ganun din po ang pagtrato din po natin sa mga anak po natin. Bakit po natin hindi maganda ang ating relasyon? Kasi ang ituring natin sa ating mga mahal sa buhay, halimbawa sa ating mga anak, eh anak po yan eh. Pero kung itinuring po natin na sila po ay anak ng ating makalangit na magulang, sila po ay galing sa ating tunay na mga magulang, ipinagkatiwala po sa atin yan, ay paalagaan po natin sila na maayos. Adyo? Kaya nga, ituring po natin na sila po ay minamay-ari ng ating makalangit na magulang. Kaya tratuhin po ang ating mga mahal sa buhay, katulad ng iyong asawa, no? Na sila ay hindi bilang asawa lamang, kundi sila ay anak ng ating makalangit na magulang. Hindi ko asawa, kundi ipinagkatiwala lamang sa akin ito ng makalangit na magulang, ng ating tulay na mga magulang. At sa pamagitan nito, na hindi po kayo magkakaroon ng problema. Diba? So ibig sabihin, pag pinagkatiwala sa iyo yung asawa mo, yung mga anak mo, ibig sabihin, alagaan mo. Mamahalin mo siya. Bigyan mo siya ng pansin, bigyan siya ng pagpapahalaga. Because you believe, naniniwala po tayo na ito ay hindi po natin minamay-ari, kundi di belong. No? Sila ay minamay-ari ng ating makalangit na magulang. Kaya sabi po, tratuhin ang iyong sarili bilang isa sa pag-aari ng Diyos. Hindi ako ang nagmamay-ari sa sarili ko, kundi ang Diyos. So treat yourself as one who belongs to God. I do not belong to myself, but to God. Kaya hindi lang ang ibang tao, kundi tayo mismo. Because, ano po sabi doon sa Bible? Don't you know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Hindi nyo ba alam na kayo ay mga templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo? Kaya kung gano'n ang pagtrato po natin sa ating sarili na tayo ay templo ng Diyos, na ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, hindi po natin basta baliwalain o gawing masama o kung anong gawin natin sa sarili po natin, dahil alam po natin na tayo ay mga, no, mga templo. Tayo ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos itong sarili po natin. Hindi tayo ang nagmamay-ari. Kaya nga, ang mga makasalan ng mga tao ay mayroong makalumang concept. Dahil palagi pong nilang sinasabi, ako, no, akin ito, me, I, mine. Kaya, yun palagi. No? Kaya, nagkakaroon ng problema. Because they treat themselves as their own. That's why, brothers and sisters, huwag tratuhin ang iyong sarili bilang minamay-ari mo, kundi tratuhin na ikaw ay minamay-ari ng ating makalangit na magulang. At sa pamagitan nito, parirespeto mo ang iyong sarili. No? At magagawang mapagsilbihan ng ibang tao, mapaglingkuran mo ang iyong mga mahal sa buhay, dahil dito, ang iyong buhay na spiritual ay lalago.
at ikaw ay magiging ganap na, magiging anak na masunurin, ikaw ay magiging mapagmahal, no? Ikaw ay magiging filial sons and daughters ng ating makalangit na magulang. Adyo, at ikaw ay magiging isang marangal na tao. You are going to be a dignified person na marespeto po ng ibang mga tao. Pero pag ikaw ay naging mga sarili, na hindi mo itanggi ang iyong sarili, no, hindi mo, dahil ako, buhay ko ito, sarili ko ito, eh hindi ka magtatagumpay, kundi ang buhay mo ay masisira. Adyo? Kaya nga, sabi rin po, kailangan mong mamuhay ng may pananampalataya na may paganyak ng iyong tagapanguna na kapareha. You need to live a life of faith motivated by your subject partner. So ay una sa lahat, sino yung ating subject partner? Tayo ay mga object partner. Ang ating makalangit na magulang, ang ating tunay na mga magulang, sila ang tinatawag ko nating mga subject partner. Kaya ang dapat, ang iyong paganyak, your motivation, ay ayon dapat sa kalooban ng ating makalangit na magulang, sa kalooban ng ating tunay na magulang, na sila po ang aking tagapanguna na kapareha. Adyo. At isa pa po, palagi makipag-usap muna sa iyong tagapanguna na kapareha at iulat sa kanya bago mo gawin ang isang bagay. So always discuss with your subject partner first and report to him or her before you do something else. Adyo? Kaya nga bago mo gawin ang isang bagay, ano yung sabi ko doon? Dapat sabihin mo muna, no, sa subject partner mo. Kung ikaw ay si husband, ikaw ay si wife, dapat mag-usap kayo. Magkipag-usap ka, iulat mo sa kanya lahat ng gagawin mo. Dapat alam ng asawa mo. Dapat alam. Adyo, walang itinatago. Kaya kailangan itanggi ang iyong sarili. You have to deny yourself. At palagi pong magtanong sa iyong mga magulang. Magtanong sa iyong asawa. Magtanong sa iyong leader, sa iyong aben. Dahil kung ito'y isang makasanayan po natin, no? Ito ay isang pagsasanay at tanungin ang iyong konsensya, yung original mind mo, yung original na kaisipan po natin, no, gawin ang isang bagay, then ito ay magiging protection po natin. That's why palagi magkipag-usap muna sa iyong tagapanguna na kapareha. Before you do anything else, pag-usapan muna. Hindi mo gagawin bago mo sa lang sasabihin o i-report pagkatapos na may nangyari. So dapat pag-usapan muna. Adyo? Kaya nga, sina Adan at Eva ay dapat nagtanong muna sa ating makalangit na magulang. Kailangan muna nilang itanggi ang kanilang sarili na unahin ang salita ng ating makalangit na magulang. Pero anong ginawa po nila? Mas inuna nila ang mga salita ni Satanas, ang sarili nilang opinion. Kaya sila po ay nagkasala. Adyo? Kaya nga sabi po dito, dapat i-practice po natin. Gawin po natin ang RCC. RCC. Ano po yung RCC? Hindi po ito yung soft drinks. Ha? Ito ay RCC, ibig sabihin, report, contact, and counsel. Ibig sabihin, mag-report po tayo, mag-ulat, o magsabi po tayo. Palagi. Contact. Dapat tumawag palagi. Kaya nga tayo may cellphone na ngayon. Makipag-usap. Counsel. Humingi po tayo ng payo. Kaya pag ikaw ay palagi nagre-report, nagpapaalam, nagsasabi, ikaw ay may protection. Pag ikaw ay may pinagdadaanan o wala, palaging mag-report. Hindi lang kung magsabi ka kung may nangyari na, dapat palaging makipag-communicate. Kaya mag-text o tumawag, di po ba? Kaya nga, paano nagkasala si Adan at Eva? Dahil hindi ginamit ang RCC. Nag-report ba si Adan at Eva? Hindi. Kumontak ba sila? Tumawag ba sila? Nakipag-usap ba sila nung pagkatapos na sila ay nakarinig ng salita ni Satanas? Hindi. Humingi ba sila ng payo kay sa ating makalangit na magulang? Hindi. Kaya hindi po nila ginamit ang RCC. Kaya brothers and sisters, sa buhay ng ating pananampalataya, kailangan natin gamitin ito, ang RCC. Kaya nga, ang RCC, hindi man lang sila nagsabi sa ating makalangit na magulang. Sa mga sinabi ni Satanas, sana kung sila ay nag-ulat, nagsabi, no, tumawag, ipag-usap, humingi ng payo, sana naprotektahan sila. Hindi sana sila nagkasala, di po ba?
Hindi sila nakipag-usap o humingi man lang ng payo bago nila ginawa ang isang bagay. That's why, ang palagi magre-report, magsabi sa isang paraan, no, na itanggi ang sarili, so sila ay may protection. So, blessings will come to them. Adyo, kaya gamitin po natin palagi, isabuhay po natin itong RCC, Report, Contact, and Counsel. Pangapat, kailangan mong kumilos o manahimik na may pusong nagsasabing, Ama sa langit, mangyaring bigyan ako ng direksyon. You need to move or keep silent with a heart which says, Heavenly Father, please give me direction. So, in other words, kapag tayo po ay nanalangin, you have to empty your mind. No? Kailangan natin, we have to empty, you have to deny yourselves. Kailangan magiging humble po tayo. Kaya pagdising pa lang sa umaga, anong gagawin? Isuko po natin ang ating sarili. Manalangin tayo sa ating makalangit na magulang. Ibigay yung sarili sa ating makalangit na magulang, sa ating tunay na mga magulang. Itanggi ang iyong sarili at ihanda ang iyong sarili sa anumang direksyon o anumang utos ng ating makalangit na magulang. Adyo? Kaya nga sabi, kumilos o manahimik na may puso nagsasaming Ama sa langit. Mangyaring bigyan ako ng direksyon. You have to totally surrender your life to our Heavenly Parent at makinig sa mga salita ng ating makalangit na magulang at sa ating tunay ng mga magulang. Kaya napakahalaga yung hunduke. No? Morning devotion, evening devotion, every day. Kasi nga kung hindi tayo magbigay tayo ng puwang, anytime Satan will always looking for a space, no, para tayo pasukan. Kaya pag tayo ay nagbigay ng puwang para kay Satan, hindi mo na mamalayan yung cellphone mo, isang oras na pala, no, nandiyan nakababad ka na, hindi mo na nagawa yung mga dapat mong gawin. Adyo? Panglima, laging makinig sa iyong original na puso. Always listen to your original heart. Makinig palagi sa boses ng iyong konsensya. That's why before you do anything else, bago gawin ang isang bagay, isipin mo palagi. No? Kailangan you have to consult your original mind. Ito ba'y para sa kakabuti ng mas nakakarami o para sa sarili ko lamang? Ito ba'y para sa mga brothers and sisters o para sa akin lamang? That's why you always have to listen. No? Makinig po tayo sa ating original na puso. At ang pang-anim, isabuhay ang iyong buhay na may pusong inilalagay ang lahat sa mga kamay ng langit. Live your life with a heart of placing everything in the hands of heaven. Adyo. So isabuhay ang mga salita ng ating makalangit na magulang, ang ating tunay na mga magulang. So araw-araw tayo po nakakarinig sa umaga, sa gabi, no, in between, kung mayroon pa tayo, binabasa mo natin, isabuhay po natin itong mga salita na ito na ipinagkatiwala sa iyo, no, para sa ating buhay na pananampalataya. Kaya sabi niya, na ipinagkatiwala mo ang iyong buhay pananampalataya sa mga kamay, sa pangalaga ng ating makalangit na magulang, sa ating tunay na magulang. At palagi po nating ipractice, no, yung RCC, yung report, yung contact, counsel, mag-report po tayo palagi. Kanino tayo magre-report? Kung ikaw may asawa ka, isang guni mo palagi yan sa asawa mo. Bago mo gawin ang isang bagay, mag-usap kayo maiki. Tumawag at humingi po ng payo. Kung ikaw ay anak, humingi palagi ng payo sa mga magulang. Mag-report palagi sa mga magulang para hindi po mapahamak, para hindi po magkasala. Adyo? That's why, brothers and sisters, gamitin po natin ito. Isabuhay ito sa ating pamilya, sa ating relationship sa mag-asawa, at gamitin ang RCC para hindi magkasala at para madali ang masolusyonan kung anuman ang mga problema o anumang mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Ganun din po sa mga anak, sa mga magulang, dapat gamitin po ang RCC. Adyo? Para hindi po tayo mapariwara. Sana po sa gabing ito ay nakapagbigay po tayo ano ang kahalagahan po kung bakit kailangan natin itanggi ang sarili po natin. Una sa lahat, dahil hindi po tayo ang nagmamay-ari sa ating sarili, kundi we belong to God. That's why we always have to conform, we have to consult, no, we have to report always sa ating mga langit magulang at sa ating tunay ng mga magulang. Maraming salamat po sa inyong taos-pusong pakikinig.
Pagpalain po tayo ng ating makalangit na magulang at ang ating tunay na mga magulang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat.